At sinasabi rin po ng salita ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Niniwala rin po ako na marami po ditong anak ng Diyos. Kaya bigyan po natin ang daan ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Nang sa ganun po ay makompleto po ang ating pakikiramay sa namatayan, ang Aquino family, the bereaved family of Rogelio Aquino. Mahintulutan ninyo na kami po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, hindi po kami magpapakilala ng reliyon. Ang aming pong pakikilala ay ang daan kung paano po tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Nais ko pong basahin ang ilang talata sa Biblia. Na nakasulat po sa aklat ng Roma kapitulo 6. Verse number 23. Ligid po sa inyong kalaman si Brother Rogelio po ay kapatiran po namin sa church. Siya po ay tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang sariling tagapagligtas, sampu ng kanyang sambahayan. So, bilang bahagi ng ating pong pakikiramay sa pamilya, ay bigyan po natin ng daan ang pangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. As the Bible said, according to Matthew chapter 4, verse number 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang tao daw ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, bagkus sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. Now let me read some words from Romans chapter 6, verse number 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Pagpalain po ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Please allow me to exhort or teach this passage of scripture for just 20 minutes. And then I will offer a prayer to everybody. Nang sa ganun po ay tayo po